Magandang araw, mga ka-TFT! Isang edisyon na naman ng TFT News Break ang handog namin sa inyo ngayong araw ng Huwebes. At narito ang lima sa aming mga trending na balita. Dubai, nakatakdang muling buksan ng turismo sa mundo. 515 OFWs na umuwi ng Pilipinas, positibo sa COVID-19. 6 na batang naulila, bibigyan ng suportang pinansyal hanggang sa kanilang paglaki mula sa pinuno ng Ajman. Mga ospital sa Pilipinas, giniit na hindi naka-house arrest ang mga senior citizens. Mga moske, mananatiling sarado sa Eid. At para sa detalye ng top 2 sa aming mga trending na balita, narito ang tinig ni Jamil Domingo. Magandang araw! Puspusan ang paghahanda ng Dubai sa plano nitong muling buksan ang turismo, lalong-lalo na sa pag-iingat upang masigurado ang kalagayan ng mga residente at turista. Ayon sa Department of Tourism and Commerce Marketing, sinisigurado na ng gobyerno ng Dubai ang kaligtasan ng lahat sa pamamagitan ng sanitation, precautionary at social distancing measures. Sa ngayon ay nakikipagtulungan na ang Dubai Tourism sa mga hotel at airlines upang ipatupad ang safety measures sa Emirate bilang paghahanda sa dahan-dahang pagbubukas nito sa mundo. Samantala, sinabi ni National Task Force Chief Implementer Secretary Carlito Galvez Jr. na nasa 515 OFWs na umuwi sa iba't ibang parte ng mundo ang positibo sa COVID-19. Ayon kay Galvez, maaaring maging dahilan ito ng second wave kung hindi agarang na-quarantine at na-test ang mga OFW. Dagdag niya, may 42,000 pa ang uuwi hanggang June, kaya't nakikipagtulungan na ang NTF sa Malacanang upang mapabilis ang pagbabakante sa mga quarantine sites. At para sa mga detalye ng iba pa naming mga trending na balita, tumutok lamang sa website at social media channels ng The Filipino Times. At iyan ang tampok na balita para sa araw na ito. Sa ngalan ng Dubai Headquarters at Manila News Team, ako po si Neil B. mula sa Abu Dhabi. Manatili sa bahay at tumutok sa iba pang mga trending na balita dito lamang sa The Filipino Times News Break.